Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos na gamaligtas natin. Tuwirin malalandas mga alita na tapusin sapagkat si Kristo darating. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, lalo pat ngayong ikatlong linggo na tayo sa panahon ng Adbyento, halina't marubdob nating salubungin lagi ang ating Panginoon, pero magsisimula tayo sa mga kasalanang naglalayo sa atin sa Kanya. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong nanak ng Diyos, sordero ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ng banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Iyukon natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga kasama natin sa misa ngayon, mga tumutulong sa ating simbahan, mga kababayan natin sa ibang lugar, nagtatrabaho para sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo po kami sa pagkapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias ang kagalakan ng pagdating ng Panginoon at ang katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bayan.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa may hirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon'y panahon ng iligtas ng Panginoon iyong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki, dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon din ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lingkod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lingkod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lingkod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lingkod. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni Apostol San Pablo ang mga taga-Tesalonica upang magalak dahil sa katapatan ng Diyos na tumawag sa kanilang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa akin upang hadlan ang mga dukhang aral. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayo sino ka, tanong nila, ikaw ba ang si Elias? Hindi po. Tugon niya, ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli, sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo na mga Pariseo, muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Siyang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. One time, inintroduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na talaga namang masarap. Pero nakakatuwa kung papaano niya sa akin ito pinakilala. Kasi ang sabi niya, Father, ililibre kita ng napakasarap na yogurt. Sabi ko saan? Sa ilaw-ilaw. Kung saan ilaw-ilaw? Basta Father, sumunod ka na lang. Curiously, sumunod naman ako. Tsaka ililibre ako. Aba, talaga nakita ko. Pila! Kasi nang matikman ko yung yogurt, masarap talaga. Yun nga lang, hindi ilaw-ilaw ang pangalan, kundi yaw-yaw. Father, pareho namang may awon sa dulo eh. Pareho lang din yon. Aw, siya nga naman. Ako nga, noong unang basa ko dyan, law-law. Hindi na yon ang mahalaga. Ang mahalaga, ako yung nilibre niya. And more than that, he shared with me the joy he felt when he first tasted that yogurt. Shinare niya sa akin ang kanyang magandang karanasan nang una niya itong matikman. And that means a lot. By the way, try nyo rin yung red mango. Masarap din ito. Sinisigurado ko sa inyo, yung dalawang yogurt brand na ito, pag natikman ninyo, makakalimutan ninyong hindi pa kayo bayad. Kaya magbayad muna kayo. Lalo na kung wala namang maglilibre sa inyo. Seriously, gusto natin lagi ibinabahagi sa iba ang ating magandang karanasan. Particularly, ang karanasan natin ng kagalakan. Inirekomenda natin sa iba ang napanood nating magandang pelikula. Sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin ang napuntahan. Inaaya natin ang ating mga kabarkada at kaibigan sa restaurant kung saan may masarap at may mura tayong pagkaing natikman. Inirekomenda rin natin sa iba na alam nating nagkasakdin ng dating sakit natin ang gamot na nakapagpagaling sa atin. Ganun talaga ang isang magandang karanasan. Gusto natin at dapat lang din naman nating ibahagi yan. Ngayon po ay Linggo ng Kagalakan. Kaya naman sa ating ikalawang pagbasa ay sineshare sa atin ni San Pablo ang kanyang kagalakan. At syempre, kung papaano natin ito tulad niya mararanasan. Ang sabi niya, rejoice always, pray without ceasing, in everything, give thanks. Sa unang dinig ay parang imposible, especially with those words, always, without ceasing, in everything. I mean, paano tayo magagalak? Paano tayo magdarasal? Paano tayo magpapasalamat lagi at walang humpay? Kung meron tayong mga nararanasang hindi kaaya-aya sa buhay. Halimbawa na lang, yung clown ka sa isang party, nagbibigay ka ng trick nang may biglang sumigaw. Alam ko na yan! Napanood ko na yan! O kaya, yung matagal pa, ikaw bago sumweldo, pero bus na ang pera mo. Yung nag-trash talk ka agad, akala mo, ikaw na ang panalo nang may biglang mag-comeback, ikaw pa ang natalo. Yung nag-joke ka sa GC, pero scene mode lang sila.
Yung gusto mong gumanda, pero yung nag-make up sa'yo, pinapangit ka. Yung bumili ka ng mahal na pagkain, pero hindi mo makain. Yung antok na antok ka, pero kinakailangan mong pumasok sa eskwela. Yung may putok ang katabi mo, pero hindi ka makapagreklamo. I mean, hindi pa kasama dyan yung mga matitindi nating problema sa buhay. Yung problema mo sa asawa mo, pagluloko nito, yung pagiging pasakit ulo ng anak mo, problema mo sa pamilya ninyo, yung kawalang malasakit ng iyong kapatid, paghihiwalay, pagkakasakit, pagkamatay. Di ba? How can we rejoice always? Pray without ceasing. And how can we give thanks in everything? Kung ang lahat ng ito ay mararanasan natin. Pero teka, sapagkat may magandang dinugtong ni San Pablo kung paano mangyayari ang parang imposibleng ito. Sabi niya, "For it is the will of God in Jesus Christ." Sa makatwid, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At dahil gusto ng Diyos, tutulungan niya tayo na magawa ito sa pamamagitan ni Jesus. O di ba? Kasasabi pa lamang natin na kaya mahirap sa ating magalak, magdasal, magpasalamat lagi ay dahil sa ating mga problemang naranasan. E paano kung sabihin sa atin ng Panginoon na gagawa niya ito lahat ng paraan katulad ng mga pangako niya sa mga mahihirap, sa mga may pusong sugatan at sa mga nasa bilangguan sa ating unang pagbasang napakinggan. Paano kung sinasabi niya sa atin ngayon ang sinabi niya sa kanila noon na bibigyan niya tayo ng kaginhawahan, kalayaan at kasiguraduhan. Hindi kaya maging mas madali na para sa atin yung rejoice always, pray without ceasing, and giving thanks in everything na yan? Eh, Father, ano naman ang kasiguraduhan? Eh, si Kristo nga. Si Kristo ang kasiguraduhan na po pwede nating magawa ang lahat ng iyan. Mayroon nga daw pare na galing sa isang may kayang pamilya. By the way, totoong istorya ito. Nakalimutan ko lang yung detalye talaga. Anyway, yung pamilya ng pare, nagmamayari ng isang lupa na prospect sana sa isang lugar na pagtayuan ng simbahan o kapilya. So yung obispo na nakasasakop sa lugar na yon, nakiusap dun sa pare na kung po pwede, pakiusapan ang kaniyang ama at ina na yung lupa nila ay i-donate na lang para mapagtayuan ang simbahan, kapilya. Pumayag naman daw yung pare. And lo and behold, pumayag din agad ang kaniyang ama at ina. At alam niyo po ba, sabi nung pare, kung ano ang sinabi sa kaniya ng mga magulang niya? Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, naibigay namin, lupa pa ba? Sabi nga po ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, 8:31-32, anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay para sa atin? Kaya anuman ang concern mo ngayon, anuman ang kahilingan mo ngayon, kapatid, napakaliit na bagay ito kung ikukumpara sa naipagkaloob na ng Diyos sa'yo. Ngayon, hindi mo man makuha pa yung gusto mo, hindi man mangyari pa yung inaasahan mo. Again, ipaubaya mo ito lahat kay Kristo, particularly sa nagawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo para sa'yo. And you will realize na kung paanong sa kamatayan ay nakakuha siya ng biyaya ng pagkabuhay, eh wala siyang hindi kakayaning gawing biyaya sa iyong buhay. Kahit pa yung mga bagay na sa tingin mo ay problema, walang halaga o saysay. Uso na naman ngayon ang mga Christmas party at bahagi madalas ng program ay raffle kung saan may grand prize at consolation prizes. Natutuwa ako sa mga organizers ng program na naglalaan din ng regalo, kahit mamunting regalo lang para sa lahat. Para nga naman walang umuwing luhaan. Mga kapatid, ayong Kapaskuhan, alam natin kung sinong may birthday. Alam din natin kung sinong nag-o-organize ng pagdiriwang. And so let me tell you na kung a-attend ka lang, kung ibibigay mo lang talaga buong-buo ang buhay mo sa Kanya, kung susunod ka ng talaga sa Kanya, makakaasa ka, hindi ka uuwing luhaan. Hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng gagawin mong sakripisyo, lalo na ang pagsuko ng buhay mo sa Kanya. At ang prize na naghihintay sa'yo, hindi lang consolation prize na para bang sensya ka na, yan lang natin na, nakuha na ng iba. No! Pare-pareho tayong pupwedeng magkaroon ng grand prize. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 2 verse 9,
na hindi pa nakikita ng ating mga mata, ni naririnig ng ating mga tenga, ni naiisip ng ating isip ang mga magandang bagay na inilihan niya para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngayon kung sa tingin mo ay okay na ngayon ang buhay mo, okay ang negosyo, okay ang trabaho, okay ang pamilya, okay ang iyong estado, well, sinisigurado ko na hindi lang yan ang balak na ibigay ng Diyos para sa iyo. There is always something more. Parang lang yan si San Juan, pasakali lang, pauna lang, may mas mahalaga pang mga biyayang naghihintay kung si Jesus ay tatanggapin mo lang talaga sa iyong buhay. Again, only if we will trust God, what He had done, what He is doing, and what He will still do for us in the name of our Lord Jesus Christ. Hindi po kuripot ang Diyos. Tayo ang kuripot. We rejoice, but not always. We pray, but only for some times. We give thanks, but only in some things. Kaya hindi natin maranasan ng lubos na kagalakan sapagkat ang Diyos ay hindi naman din natin lubos na pinagtitiwalaan. Para ding yan sa relasyon natin sa isa't isa, lalo na sa ating pamilya. Yung bang naghahanap ka sa partner mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kahit sino, pero ikaw itong kulang, yung pagmamahal na binibigay mo. Wala kang karapatang magreklamo. Ibigay mo yung pagmamahal na dapat mong ibigay para magkaroon ka ng karapatan na maghanap at maghintay. Ngayon, kung ibinibigay mo na yung todo, nagre-reklamo ka na, hindi pa rin sila nagbibigay sa iyo ng kumpleto. Ayan mo, ang Diyos ang nakakakita ng sakripisyo mo, ang Diyos ang nakakaalam ng pagkukulang mga taong inaasahan mo sa iyo, siya ang bahala sa iyo. Basta siya ang unahin mo at malulubos ang kagalakan mo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sapagkat laging parang lamang may kulang. Kung minsan nga, hindi lang kulang, kundi kulang na kulang. Hindi ko maramdaman, lalo na sa aking mga inaasahan, sa mga mahal ko sa buhay. Tama nga, Panginoon, sa iyo ko dapat hilingin ito. At ikaw ang dapat na maging una sa buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na magawa ito. At tulungan mo rin ako na maging source ng kaligayahan ng iba, lalo na ng aking pamilya, kahit pa sa akin ay nagkukulang sila. Alleluia! Sapagkat ito ay pagsunod ko sa iyo, pagtulad ko sa iyo. Alleluia. Ikaw na hindi naman talaga sinuklian, kahit na ikay namamatay na sa krus. Tayo pa rin magbigay ng mga tao ng kanilang pananampalataya at pagmamahal. Tulungan mo akong matulad sa iyo sa kabila ng mga karanasan.
ikaw ang dahilan. Subahit nagkagalak ang iba, ang iyong pamilya, ang iyong asawa, ang iyong mga magulang, ang iyong kapatid, ang iyong kaibigan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maging daluyan ka ng rasya, maging daluyan ka ng kagalakan sa Diyos na kumula. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo, ipahayag natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugumo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kayo din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazalet, ang Ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad sana sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat.
iniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, alinat, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ang mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik-loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak.
Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos, Amay, tuluyang matupad, Shenawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pag-share niyo ng ating mga videos, sa ating mga reflections. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa ating simbahan. Marami pong salamat sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan, kagalakan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang bilin kong umibig ay walang siramis. Pagsintang sa nalinis sa'yo hanggang langit. O Birheng mahal, sa awit at sa dasal,